poste ng lampara. May dumaan at nagtanong, ngunit natagpo ang patay ang batang babae. Pulis at mga dumadaan. Wow, hindi pa ako nakakita ng ganito. Napakaraming punto ng pagdududa. Hulaan ng babaeng pulis. Posibleng nasunog ang bumbilya kagabi. Nakasandal dito ang dalaga para tumawag sa telepono. Kaya magpakuryente. Sa sandaling nagulat ang mukha, ang katawan ay nag-freeze. Ngunit nang kunin siya ng mga pulis, nakita nila siya. Ang katawan ay hindi nagpapakita ng palatandaan ng pagkasunog. Bukod dito, bumili ng bagong telepono. Hindi man lang insert SIM. Kaya ang original na haka-haka ay ganap na pinabulaanan. Sa bagay, bago siya namatay, ano ang binayaran niya? Nakakapanigas lang ng katawan. Nakatayo na patay sa poste ng kuryente. Nang gabing iyon sa hintuan ng boss sa tabing daan. May patay na tao, medyo katulad ng babaeng iyon. Ito ay tungkol sa pag-ikot ng mga mata at paninigas ng katawan. Sa isang nakapirming postura, natuklasan ng mga pulis ang mga pasa sa likod. Tumutugma sa bakal na frame ng upuan. Sinabi ng driver ng boss na dadaan siya sa istasyong ito isang beses bawat oras. Ngunit walang nakitang bangkay, pero forensic examination, ang taong ito ay namatay nang hindi bababa sa 10 oras ang nakalipas. Ibig sabihin din pagkatapos niyang mamatay. Iniwan ng iba dito, bukod dito, ang mga panloob na organo ng 2 taong ito ay kupas ang kulay. Mataas na posibilidad ng kamatayan mula sa inis. Maaga kinaumagahan, sa isang mataong lugar, may estatwa ng isang patay na tao. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng kalsada, sabi ng taxi driver sa pulis. Noon, nakita niya ang taong ito na may maduming kamay. Naisip niyang tumawag siya ng kotse. Maghintay ng matagal, nakatayo pa rin siya. Nang makalapit ako, natuklasan kong isa itong bangkay. Inilabas ng forensic ang isang nakapirming plato, mula sa loob ng kanyang sapatos. Kaya naman tumayo siya doon. Ang kanyang buhok ay maraming patay na pulgas. Hindi ito tumutugma sa malinis na hitsura. Natuklasan ng mga pulis sa pagsisiyasat. Ang mga taong ito ay walang koneksyon sa isa't isa. Lahat sila ay may mga pampetulog sa kanilang katawan. Bukod dito, lahat sila ay namatay sa inis. Pagkatapos ng kamatayan, mga tao, magsuot ng damit na hindi bagay sa iyo. Pagkatapos ay nag-check muli ang forensics. Mayroon silang carbon monoxide sa kanilang mga katawan. Kasama ang mga patay na pulgas. Ibig sabihin ba nito ang pumatay? Paggamit ng sleeping pills para makoma ang pasyente. Pagkatapos ay dalhin ang kanilang mga katawan. Sunugin ito sa hugis na gusto niya. Pagkatapos ay gumamit ng nakal-alasong carbon oxide upang patayin sila. Gumawa ng estatwa ng tao. Ilagay ito sa kalye para tangkilikin ng lahat. 2 matandang lolo't lola ang naging estatwa. Panatilihin ang tamang postura. Ang paraan ng paggawa ng krimen ay pareho sa huling pagkakataon. Bagamat walang koneksyon sa pagitan ng mga biktima. Ngunit natagpuan pa rin ng pulisya ang isang pambihirang tagumpay. May isang sikat na artista sa lokalidad. Magkakaroon ng sculpture competition. Kasama ang isang tao sa pagpaparehistro. Naisumite ang lahat ng aking trabaho online. Eskultura pose. Ganun din sa mga patay. Agad namang tinanong ng pulis ang artista. May lalaki daw kanina. Magdala ng sariling gawa. Halika at hanapin siya upang ituro. Ngunit ang artista ay hindi. Ilagay ang mga bagay na ito sa iyong mga mata. Matapos mag-alinlangan ay pinalayas niya ang kalaban. Ngayon talaga natukoy na ng pulisya. Ang taong ito ang pumatay. Sinasanay niya ang mga multo gamit ang sining. Ngunit walang pagkilala, kaya nagiging pervert ang isip. Ang pulisya ay batay sa IP address ng salarin. Alamin ang kanyang lokasyon. Mabilis na nahuli ang pumatay. Natuklasan din ng mga pulis ang isang glass room. Sa lihim na silid ng kanyang bahay. Sa loob ay isang batang lalaki. Naayos din sa posisyon. Ang loob ay puno ng carbon monoxide. Agad na pinahit ng pulis ang switch. Buti na lang at buhay pa ang bata. Sinabi ng interrogation room ng salarin sa pulisya. Gusto niyang gumamit ng ibang paraan. Para patunayan ang sarili ko. Si Dran ay isang artista. Ang hindi makilala ay ang pinakamasama. Pero hindi namin naiintindihan yun. Ang pagiging iyong sarili ay mas mahalaga kaysa sa mata ng ibang tao.